Okay guys, for today's video, it's a hot topic with Dennis Padilla. And bakit natin pag-usapan ng artista? Well, apparently, meron siyang pinost online para sa mga banks. So, ano ba yan? Bakit natin kailangan pag-usapan? So, samahan niyo ako, tingnan natin tong issue na to, kung may merit ba to o wala. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko niyan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, again, sa mga nasalanta po ng bagyo, I'm sorry po na nandyan po kayo sa sitwasyon nyo right now. Kapit lang po tayo sa Diyos and God will lead us away from our suffering. So, huwag na huwag po natin kalilimutan yan. Kapit lang po tayo sa Kanya. So, ito na po. After ng bagyo, July 24, so July 25, nag-post ng handwritten message si Dennis Padilla, which is ito. Basahin natin. Okay, sabi niya, sa mga boss ng security bank, kindly tell your agents to stop texting and calling sa mga clients nila para maningil sa credit cards. Palipasin natin ang bagyo. Help victim, please. And that post ay umanhin ng agreement and disagreement from our netizens. Okay, but let's dissect it. Unang-una, guys, meron akong ginawang videos about security bank eh. Ito yata, yung collection practice yata nila. And ito yung isa sa nire-reklamo ko. Alam mo yung, hindi ka pa naman due. Sobrang aga, 5 days early, tumatawag na sila kaagad. And sasabihin nila, this is just a reminder po for your upcoming bill. Ganyan. And sila yung agents ng collection eh. Kahit sabihin mo nagre-remind lang sila eh. Napaka-firm nila, napaka-stern ng bosses nila. Hindi sila customer service. Paano ko ba masabi? Wala pa akong exact experience sa pangongolekta. But I can say guys na nagtrabaho ako sa call center na ang account ay collection. Pero ang trabaho ko doon is reports. Kasi if you're not aware, yun yung naging trabaho ko. Nagsimula ako as a reporting analyst, then naging supervisor, and then naging manager. So, napagdaanan ko naman yon. Alam ko yung sistema, kung paano maningil, kung paano dapat yung attitude sa paniningil. Hindi bastos, pero medyo assertive. So, ganun yung experience ko with security bank. Yun na nga yun ang problema ko. Hindi pa naman due 5 days before ng due date, pero assertive na kagad yung agent. Katulad na lang ng isang pag-usap natin, sasabihin ko. Pero hindi pa naman ako due. Kunyari, magbabat in ako, ganun yung sasabihin ko. Pero yung agent ay tuloy-tuloy sa spill niya na wala siyang pakialam kung may sinasabi ka. So, ganun yung naging experience ko with security bank na kahit hindi ka pa due date, ganun na kagad yung way ng pagre-remind nila. So, kaya, nabadrip ako doon one time na talagang kinat ko yung kausap ko, wait, ganun. Pinigilan ko siya sa spill niya para makabat in ako. And then, doon ko sinabi na ayoko yung ginagawa nyo, etc. May karapatan naman talaga yung mga financial institution natin, mga banks na ganyan, na mag-provide ng reminder. Kung babalikan ko, hindi naman din talaga siya considered as harassment kasi hindi naman sila nagmumura. It's just that nagre-remind sila. Yun nga lang yung nila siguro yung way ng pag-remind is hindi ganun ka customer service oriented. Yun lang siguro. But after that, just to share, ginagawa ko na, pag lumabas kaagad yung bill, babayaran ko lang yung minimum kaagad. Para lang hindi na sila tumawag sa akin. Yun ang ginagawa ko. Okay, pero going back. Na-share ko yung experience ko, di ba? Going back kay Dennis Padilla, I'm very much sure na kaya niya pinost yan is ganun din. Naka-receive na rin siya ng reminder about darating na due date niya with security bank credit card. So, nakiusap siya. Sabi niya sa mga managers ng security bank credit card, huwag naman muna sana kayong mangolekta. Huwag naman muna kayong tumawag at mag-text. Diba? Nakita niyo na bumagyo. This is a business. I understand yung frustration, pero sabi ko nga, babalikan ko, it's still a business. Nag-sign up ka for the service and sa mga banks, ginagawa lang naman nila yung side nila. And dun sa side ng customer, meron ka rin namang pwedeng gawin. Like, kung di ka makakabayad, edi magpe-penalty ka, so on and so forth. Diba? Sa point of view ng isang business, it's normal process. Kailangan mong makolekta yun yung schedule. But, there is a social responsibility naman. Remember last pandemic? Yan.
yung mga banks, yung mga credit card companies, kahit na pandemic, eh talagang maniningil pa rin sila. Kahit walang perang pumapasok, maniningil pa rin sila. But, yung government natin, naglabas or nagpasa ng batas na tinatawag nilang BARO, wherein ito yung nag-defer ng payments. So, sabi ng government natin, ito yun yung batas. Kailangan natin bigyan ng leeway yung mga citizen natin sa pagbabayad ng kanilang mga loans and credit cards and etc. So, the government stepped in para utusan yung mga financial institution natin na magbigay ng leeway. So yes, I understand Dennis Padilla's concern for humanitarian reason. I also understand the business concern. And syempre, for that to happen, yung government natin should step in to pass a law na magpo-provide ng relief kung gugustuhin. Pero siguro, as a humanitarian reason na lang, I think Security Bank could have done better. I am not sure how the conversation happened, kung may empathy ba sa nangyari or what, pero knowing mga collection, hindi talaga priority ang customer service or empathy. So, yun nga sabi ko, I think Security Bank could have done much better, should be more humane na lang, understanding yung situation, siguro pwedeng tumawag, i-tone yung pakikipag-usap, and then try to understand, okay po, sige po, we understand your situation. Kung di po kayo makapagbayad, ito po yung ganito na lang yung mangyayari, and you pay na lang po once umayos yung kalagayan nyo. However, yun nga lang po na merong katumbas yan na mga late fees, pero you can raise naman with us sa customer service later on pag magbabayad na po kayo, kung pwede magpa-waive ng penalty fee. So, yun naman, pagdating naman sa pag-waive ng penalty, medyo mabait naman yung mga credit card companies. Nagpapa-waive talaga sila ng mga penalty fee. Pwede naman nating mapabuti yung conversation eh. Siguro na talaga na-trigger si Dennis Padilla. Kasi feeling ko, don't get me wrong on this, feeling ko ganun pa rin on how they collect yung tone of voice, yung pakipag-usap, ganun pa rin. Don't get me wrong guys ha, it's just my opinion. Feeling ko lang yon guys. Okay? So yan, for our question of the day. So sa tingin nyo ba, merong social responsibility itong mga financial institution natin na kailangan magkusa na talaga sila na magbigay ng mga reprieve, ng mga leeway, ng mga extension sa mga loans natin because of the calamity? And bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yung lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay. So, shoutout kay at Nani Grace Arellano, sabi niya, thank you, napaka-helpful yung info. At Nani Grace Arellano, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, give a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Please subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so that you can subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!